Good evening, Karandom. Ngayon is may i-re-repair tayo na solar light. Ito is pinadala ng kakilala natin sa palengke, and ito is complete set. Ibig sabihin, andito yung remote niya, yung pinaka solar light, at may solar panel din. However, hindi na natin dinala yung solar panel dito sa loob dahil gabi na din, and hindi na rin natin matitesting. Sabi ni ate is hindi siya nagpa-function, so pag chinik natin, working naman yung kanyang remote. At ang kagandahan lang pala dito sa solar light na to, dahil hindi siya naka-adhesive, so meron na 1, 2, 3, 4, so 8 pieces ng screw. And yan is tinanggal ko na din para hindi na tayo mahirapan. Ibig sabihin, okay talaga siya dun sa repair. Ready siya for repair. So yung solar light is, ito, solar light 60 watts, IP67. Yung pinaka brand niya is, wala. So I assume, generic yung solar panel. Pero tingnan natin. Pagkatanggal mo ng salamin, kagandahan sa kanya is, salamin talaga yung gamit niya. Tapos, meron siyang gasket para hindi mabasa yung loob. Ito, tapos, yan. Dito, nakalagay is battery. I assume 18650 cell and yung generic. Tapos, kuha na natin ang reading. Sa tester, set natin sa voltage. Tapos, gawin natin DC. So, yan, nakaset na siya sa DC. Ito, DC. Kuha tayong reading. Dito, etong gagawin natin. So, ito yung battery. Tanggalin na lang natin yung gasket para masaya. So, ito, battery. So, may B+, battery positive. Tapos, yung isang input is T positive tsaka T negative. Ito na yung sa solar panel niya. Kuha na natin ang reading. B negative at B positive. Yan. Ang nagrehistro ay, yan, nakita nyo, 0.78 volt. So, mababa na talaga siya. At hindi na talaga to yung acceptable na voltage. Tsaka isa pang napansin ko dito, ito ay, sa tingin ko ito ay hindi 18650, no? Siguro is remedyo lang to. Tsaka makita mo, hindi siya hindi to yung original, dahil yung unang sign is naka-electrical tape lang siya. And sa ganitong mga solar light, alam ko, ang battery na kailangan ay 32650, so kahit yung 32700 is compatible din dito. So yan, at dahil yun nga yung kailangan natin, yan, nag-order na ako sa Pinashopee Express na natin, at meron tayong 32700. So ito is galing kay Power Central, at kagandahan dito is mataas yung capacity niya, 6600, 6.6 ampere hour. So kung milliampere yung basa mo, 6600 2 milliampere hour. So yan, kuhanan natin ang reading para i-double check natin, kasi dito kung titingnan mo, so wala naman siyang sign na sunog, and wala din namang corrosion. So I assume okay pa yung board, kasi wala naman siyang moisture sa loob, and yun is isang indicator na mataas yung chance na okay yung board. So take note pala sa mga solar light, so huwag nyong iwawala yung ating remote, dahil ito is naka-pair siya dun sa board. Ibig sabihin, pag mawala na to at hindi siya nakaset sa auto, sorry, hindi mo na mapapakinabangan yung floodlight o yung solar light. Ngayon, gagawin natin is kukuha na natin ng reading. So lagay natin sa DC. Nasa DC na yan, kuha na natin reading yung battery. So yung battery negative, positive. So, okay. Yan. 3.28. Ibig sabihin, ito yung nominal voltage niya. I-check natin yung space kung ito siya doon sa ano. Sakto siya dito sa pasyo ng baterya. So, ito is tanggalin na natin. So, yun. Natanggal na natin. Ito nga is generic na 18650 cell. So, ito is sira na din. Wala na yan. So, pag nagde-dispose pala, huwag nyo itong itatapon sa basurahan. Merong mga collection point tulad ng SM. Alam ko, SM is may collection ng e-waste. So, ito is determined as e-waste. Hindi mo siya pwedeng itapon diretso sa basurahan, dahil ito is merong mga chemical sa loob na hindi pwedeng, or kapag kumalat siya sa nature is pwede siya makadamage ng quality ng tubig, or maka laso ng mga hayop. Pag may ganito kayong basura or may mga e-waste kayo, itapon sa designated na basurahan. Subukan natin siya ditong ilapag. Ito talaga yung pinaka-battery niya. Mapapansin nyo, may clearance siya. Kahit ilagay mo yung gasket, ilagay mo ng salamin, hindi siya tatama. At kagandahan dito is dalawa, pwedeng dalawa. So, mas matagal na operation. Yan, pwede mo siyang
idalawa. Sayang, no? Sana dalawa na lang pala yung pinabili ko. So yan, itry muna natin kung good pa yung board. So negative, itim, dito sa negative side. Tapos positive is dito. So yan, okay na. So ang gagawin ko na lang dito is isusulda ko na to. Pagkatapos magsulda, yan, assemble na tayo. So yan, isusulda ko lang to. Saka ilalapag natin dito, maghahanap ako ng adhesive. Tapos isiset up ko yung pangsulda. So yan, suldahin muna natin. Ito yung setup natin dito. So nag-iinit na tayo ng pansulda. Tapos kumuha na din ako ng liha. Iliha natin yung terminal bago natin padikitan ng sulda. Kasi yan yung pinakamagandang paraan para dumikit. Kasi kung hindi ka magliliha, abutin ka siyam-syam. Yan lang, gagawin mo lang, lilihahin mo lang. Kung saan yung may liha, syempre doon ka maglalagay ng paste, soldering paste. Yan, lihahin lang natin. Kasi mas madali yan, maniwala kayo sa akin. Pag hindi ka kasi nagliha, mahirap siyang padikitan ng sulda. Okay. Sunod is lalagyan lang natin to ng paste. Paste dito. Tapos, hinangin ko na. So yan, dumikit agad. Kung wala yung ano natin, hindi tayo nagkuskus, matagal yan. Sunod is yung bottom part. So yan, may dikit na. And okay na yan. Sunod is ididikit na natin siya dito sa kaha. Ang gagawin ko is sundin ko lang yung orientation ng kanyang polarity. Tapos lalagyan natin to ng adhesive. So lalagyan natin dito ng adhesive. Meron ako dito ang matibay na adhesive. Yan, malambot lang yan. Pero magandang adhesive to. So yan, lalagyan natin dito. Ayan, may adhesive na yan. Pero huwag muna natin tanggalin yung cover ng adhesive para mamaneuver pa natin or magalaw-galaw pa natin siya. Sunod kong gagawin is lalagyan ko ng sulda yung, lagyan nating sulda yung wire. Okay. Yan, okay. Tapos, sunod is sulda natin sa baterya. Positive sa positive, negative sa negative. Sundan nyo lang yung polarity. Yan, double check nyo lang na luto yung sulda para hindi siya madaling matanggal. Kasi kapag hindi luto, tatanggal siya agad. Tapos yung negative side na. So yan, nakakabit na siya and nag-activate na yung ating ilaw. So off muna natin. Okay, ibig sabihin working yung ating remote. Tapos, yung pagdidikitan natin ng adhesive, syempre para hindi siya alog ng alog, no? Kailangan i-fix natin sa, or idikit natin to sa dito, kaya naglagay akong adhesive. So ito na yung magiging position niya. O yan, dito ko na siya didikit. Kailangan lang, walang alikabok, tapos bakbak tayong cover. Ito yung cover niya, so madikit na yan. Yan, okay na yan. Sinyo, fix na siya. So okay na yan. And assemble na natin yung pinaka solar light. So testing muna bago natin i-assemble. Auto. Okay, working. Yung indicator niya is working din. Pansin nyo, yung indicator dito na part is working. Doon ko siya napansin. Dito. Yan. Yung indicator na yon is okay. Tapos, try natin na i-dim. I-dim natin. So yan. Bumababa yung intensity ng brightness. Ibig sabihin, na-repair na natin siya. Ito naman kasi yung 3 hours, 5 hours, 8 hours is yung duration ng kanyang working time. So, i-set na lang siya natin sa off. Then, marunong naman na yung gumamit yung may-ari na to at i-assemble ko na lang. Siguro, dadagdagan ko yung kabilang side ng adhesive. Idikit ulit natin para mas secure yung ating pagkakalagay and buuhin na natin. Yan, i-double kill na natin para sure. Kita nyo ba kung gano'y yung kalakas? So yan, dalawa na. Para double kill. So yan, okay na. Walang duda. Kaya niyang buhatin yung pinaka solar light. So yan, wala tayo bang gagawin kundi i-assemble siya. So last test bago natin i-assemble. Okay, working. Okay. Pag-assemble naman is gasket. I-match nyo lang siya dun sa railing. Yan yung guide ng gasket. Okay. Yan, tsaka mag-screw tayo ng... Kagandahan sa design ng solar light na to dahil naka-design talaga siya para sa yung gumawa is naisip niya na ay magpapalit siya ng battery later. So, ginawa niya is hindi niya na in-adhesive. Maganda yon. Ang issue lang na nakita ko dito is yung choice of material niya is hindi ganun ka ganda. Bakit? Kasi ganito. Papakita ko sa inyo yung lock.
Yung lock, kapag ma-overtorque mo siya, which is ginawa noong unang nagbukas, ayan, ito yung pinaka-lock. So kapag na-overtorque mo siya, nahati siya. Ngayon, magagamit mo pa naman siya kahit nahati siya dahil meron siya ditong parang ano, yan, may ganito siya. So mas malalim siya and may ano din siya dito, nakalubog din siya dito. So yun lang yung napansin ko sa kanya. Pero so far yung dun sa repairability is maganda yung design. Ilalagay ko na lang to sa isang side para okay. So yan o, ito yung issue niya. Kapag hinihigpitan mo na siya is nabuka na yung kanyang parang lock. So yan, okay na. And just like that, working na siya. Tapos yung indicator, sinasabi kong indicator is nandito.